Isang araw lamang nga po mula ng malaglag ang Dallas Mavericks ngayong season ay may lumabas nga pong balita ngayon na posible nga daw mag-request ng trade si Luka Doncic. Yan naman ang ating unang lilinawin ngayon. Nasusundan ko na rin ang pag-alam kung sino nga ba ang llamado sa laban ng Sacramento Kings at Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang good news sa Lakers sa play-in tournament at ang balitang ang Big 3 nga daw po ng Lakers at ang bagong lineup nila ang may best record sa Western Conference. Kaya mga idol, tara! Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. Alam naman nga po ninyo, isa nga po ang Dallas Mavericks sa mga itinuturing na contender ngayong season. Ngunit sa kasamaang palad, simula nga po ng kunin nila si Kyrie Irving nang nagdaang trade deadline ay bumagsak na nga po ang kanilang record sa standings ng Western Conference hanggang sa tuluyan na nga silang malaglag matapos silang matalo kontra sa Chicago Bulls. Kasabay nga po ng nakakadismayang season ng Dallas Mavericks, may inilabas nga pong balita ngayon ang sikat na NBA analyst na si Tim McMahon ng ESPN na maaari nga daw pong mag-request ng trade ang kanilang superstar na si Luka Doncic sa susunod na taong 2024. Kung inyo nga pong mapapansin, medyo nag-iba nga daw po ang ugali ni Luka sa loob ng court sa tuwing naglalaro siya ngayon sa Mavericks. Kung noon nga daw po ay parati siyang ngumingiti, ngayon naman parati nga itong dismayado, nangangahulugang hindi siya natutuwa sa mga nangyayari sa Mavericks na siyang rason bakit posible siyang mag-request ng trade next off-season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang story ngayon kung sino nga ba sa Golden State Warriors at Sacramento Kings ang lamang sa posible nilang magiging bakbakan. Kahit man nga po, hindi pa naman nakaset ang mga nangyayaring matchup sa playoffs at play-in ng Western Conference, malaki nga ang posibilidad na maglaban ng Golden State Warriors at Sacramento Kings sa first round pa lang ng West playoffs. Pero ang tanong, sino nga ba ang lalamang sa kanilang magiging bakbakan? Well, dahil nga po nasa taas ang standings ng Kings, nasa kanila nga po ang home court advantage kontra sa ating defending champions. Pero kung experience at talento rin naman nga po ang pag-uusapan, mas lamang nga daw dito ang Warriors dahil sa kanila mga superstar na sina Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson na alam kung papaano manalo sa playoffs. Kaya overall mga idol, mas malaki para naman nga po kahit papaano ang tsansa ng Warriors na manalo kontra sa napakabatang team ng Sacramento Kings. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon sa good news sa Lakers sa play-in tournament at ang balitang ang Big 3 nga po at bagong lineup ng Lakers ang may best record sa West. Simula nga po mga idol sa pagiging ika-13 sa West sa umpisa ng season, nakaangat na nga sila sa ikapitong pwesto sa standing sa loob lamang ng ilang linggo. At nagawa nga iyan dahil sa ginawa nilang matinding run matapos silang magkaroon ng record 15 wins 7 losses simula nang nagdaang All-Star break na siyang maituturing ngayon na bilang best record sa Western Conference. Ngunit sa kabila nga po niyan, hirap pa rin naman nga po ang Lakers na makaangat sa ika-6 na pwesto sa standings at makaderecho agad sa playoffs. Kaya makikipagsapalaran na lamang nga sila sa darting na play-in tournament at dahil nga sila ang pang-7 sa West, hawak nga nila dito ang home court advantage na siyang pwede nilang gamitin para manalo. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching.
mga idol.